wreath of Christmas tree, and now I will hang this together. Hi guys! Welcome to my first video vlog. Ako ay isang Bisayang Filipina na naninirahan dito sa countryside ng Norway. Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano kami mag-prefer ng Christmas tree at kung anong uri yung ginagamit namin. Dito guys, karamihan, maglagay ng Christmas tree o mag-prefer ng Christmas tree mga 3 days o 1 week before Christmas. At saka yung ginagamit na Christmas tree ay buhay na kahoy. May mga gumagamit din naman na artificial, pero ilan lang. Yung ibang mga kababayan natin na Filipino na nakatira dito sa Norway, gusto nilang maagang mag-decorate kasi nakasanayan na sa atin na mga September pa lang, October, maglalagay na ng Christmas tree. So gumagamit sila ng mga artificial. Tapos ngayon, ipakita ko sa inyo guys kung anong klaseng kahoy yung ginagamit namin. Dalawang uri ng kahoy, yung tinatawag na furo tsaka gran. Ayan. Ito yung gran guys. Ito. Yung may tumutubo sa dulo. Kung sa Bisaya pa na imitohoy sa tumoy. Ayan. Ito siya. Ayan. Ito yung kadalasang nakikita ko sa labas ng mga shop na naka-display before Christmas o December. Ito siya. Tapos, ito yung furo guys. May gumagamit din naman ng furo para gawing Christmas tree pero iilan lang. Wala to masyadong dahon eh. Kasi yung mga pinapakita ko sa inyo yung mga maliliit na puno lang. Pareho sila guys na parang karayom yung mga dahon. Kaso nga lang, yung furo guys, ano siya? Mahaba siya tapos malambot. Ayan. Ito siya. Tapos yung gran naman, ito siya. Maiksi siya, pandak. Pero pag makatusok to guys, ang sakit. Kasi nga matigas siya tapos parang plastic. Parang karayom kung makatusok. Ayan. Tapos yung gran din guys, pag bata pa siya, matinik yung puno niya. Ayan, masakit yan pag nakatusok, parang karayom nga. Ayan. Tapos, alam niyo ba guys, pag utom, di ba pag utom, di ba pag utom, yung mga dahon, nagiging orange o yellow, tapos nangalagas. Ito kasing furo at saka gran. Ganyan lang siya. Green lang siya for the whole year. Hindi siya magbabago. Puputi lang to pag batabunan ng snow. Ayan. Tapos pag pinuputol namin to guys para gawing Christmas tree, ititrim lang namin yung dulo niya. Hindi namin talaga kunin kasi dyan namin ilalagay yung ipit yung ilaw tapos lagyan ng star. So ngayon, maghanap na ako ng puno. Yung sakto lang. Kasya sa kubo namin. Ayan. Pero bago ako magputol guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong pangputol. Guys, ito po yung gagamitin kong pangputol ng kahoy para gawing Christmas tree. Ito yung pinili ko guys kasi madali lang to eh. Yung isa kasi, di ba marami sa atin yung chainsaw na may tangki siya, gasolina yung gamit, tapos hihila-hilain mo pa, mahirap yun. Ito kasi, pipindutin mo lang, automatic aandar agad. Kasi chargeable to eh. Ayan. Pero pareho pa rin guys, ano bang tawag nun ha? Ano bang Tagalog sa dangerous ha? Ano ba yan? Delikado. Pareho pa rin delikado. Kaya guys, yung ginawa ko, nagsuot ako ng boots. Ito, itong boots na to. Hindi ito pangkaraniwang boots. Kasi, pag gumagamit ka nito, kailangan suot mo ng ganitong boots. Ano siya? May metal siya, matigas. Ito dito may metal at saka may metal din dito. Kasi pag nagkamali ka, didiretso sa paa mo, hindi ka masusugatan. Kasi may metal nga.
Ayan. Kaso nga lang, itong boots na to, mahirap eh. Hindi ka makatakbo ng mabilis, mabigat. Ayan. So ngayon, maghanap na ako ng puno na puputulin ko para gawing Christmas tree. Nakahanap na ako ng puno. Ito yung puputulin ko. Ayan. Parang sakto lang ata to. Paano ba to ha? Ayan. Ito na guys. Nakaputol ako ng puno para daling Christmas tree. Paano ko ba ito dalhin? Uy, uy, uy. Mabigat pala. Ititrim ko lang guys. Ayan na. 3 hours later. Hi guys, andito na po ako sa bahay. Nakarating na po ako. Yung susunod ko na naman na gagawin ay mag-prefer ako ng lagayan ng Christmas tree. Ito na siya guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yung metal na to, ito yung nag-hold ng Christmas tree para hindi siya matumba. Ayan. Ikotin mo lang to, paganyan. Ayan. Ayan. Tapos, ibubuka. I-close ulit. Tapos, ikot na naman. Ayan. Ayan, naglalock na siya. Hindi na siya mabuka. Pag ginanyan mo. Ayan. Ganyan lang. Tapos, pakita ko din sa inyo guys. Tapos, ilagay ko dito guys. Yung ano kasi namin, itong mat namin, maliit lang siya. Dapat nasa ilalim tong lagayan ng Christmas tree. Dahil maliit, ipatong ko na lang. Patong ko na lang siya dito. Tapos, kailangan din lagyan ng tubig dyan. Kasi, pag di nilagyan, ayun, yung Christmas tree mo, madaling mamatay, madaling mga lagas yung mga dahon niya. Yan. So, ganyan lang. Maya-maya, guys. Magde-decorate na kami pagdating ng mga bata. So, see you! Andito na po yung Christmas tree namin. Ito po yung ilagay ko sa pinakadulo. Ito. Yeah, uy. Yan. Tapos, ito yung sa pinakadulo. Tapos, itusok lang yung star. Diyan, pag ganyan. Hi! I want this one. I will decorate a Christmas tree. And now, I will hang this together. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bells ring. Bye! Thank you for watching.